Ang submarine aircraft ng Japan, pag-usapan natin yan mga boss. Pero bago po natin umpisahan, hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo ang kasaysayan ng pinakaunang submarine. Ang sinaunang submarine ay pinapaandar lamang sa pamamagitan ng sagwan. Ito ay unang naimbento ng isang Dutch polymat at inventor na si Cornelius Drebbel na nagtratrabaho sa noong hari ng Britanya na si King James I. Ang pinakaunang prototype submarine na ginawa ni Drebbel ay noong 17th century. Ito ay kanyang na-demonstrate sa River of Thames na may lalim lamang na 15 feet kasama ang kanyang pangkat bilang mga tagapagsagwan. Naging saksi ang kanilang hari na si King James at doon ay nagulat ang libu-libong mga Londoners. Makalipas ang maraming taon, ang submarine ay naging advanced at kapaki-pakinabang sa larangan ng pakikipagdigma sa katunayan. Ito ay unang ginagamit mula pa noong unang digmaang pangdaigdig sa taong 1914 hanggang 1918. Ito ay ginagamit sa pag-atake sa kalabang mga barko, mapa-merchant o military ships. Ito rin ang proprotekta sa mga aircraft carriers, nuclear deterrence at maging sa conventional land attack at ang palihim na pagpasok ng mga special forces sa dalampasigan ng mga kalaban. Pero bago po tayo magpatuloy mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button para maging updated po kayo sa aking susunod na mga uploads. Maraming salamat po. Anong sandata meron sa Imperyo ng Japan? Noong buwan ng Agosto taong 1945, ang mundo ay nagdiwang dahil natapos na ang pangalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang mga Amerikano ay nakadiskubre ng seryosong mga bagay na ginagamit ng kalaban sa pakikipagdigma. Ang US Navy ay nakainkwentro ng mga Japanese submarine. Sa kalaunan ay nadiskubre nila ang isang masamang plano na maaaring magbago sa magaspang na digmaan. Noong December 7, 1941, sinurpresa ng mga Japanese ang pag-atake sa Pearl Harbor. Ito ay ang pangyayaring gumimbala sa nasyon, mga bagay na naging susi para buksan ang pangalawang digmaang pangdaigdig. Isang araw matapos ang napakamapinsalang pag-atake ng mga Japanese, ang Estados Unidos ay nagdeklara ng gera laban sa Imperyo ng Japan. Ang nasyon ay mabilis na nagsasagawa ng malawakang pag-aalsa gamit ang mga kagamitang pandigma tulad ng mga tangke, battleships at mga aircraft na sa paglaon ay ang tatapos sa mga Japanese military. Para sa mga Amerikano, ang pag-atake sa Pearl Harbor ay isang walang kabuluhan at duwag na pagpukaw. Pero ang mga Japanese ay may ataking kakaiba, may kalkuladong sugal at iniiwasan ang buong sukat ng digmaan laban sa Estados Unidos. Habang ang Imperyo ng Japan ay patuloy sa walang awang pananakop sa kontinente ng Asya. Ang arkitekto sa likod ng Pearl Harbor attack ay si Japanese Admiral Yamamoto na target mapaluhod ang karamihan sa Pacific Fleet sa isang mapagpasyang opensa. Ngunit pagkatapos nito, nararamdaman ni Admiral Yamamoto ang kanilang pagkatalo laban sa pwersa ng mga Amerikano. Pero hindi nagpatinag ang Admiral, bagkos nag-set up ng panibagong plano at mga estratehiya. Layunin ng Admiral na maibaling ang atensyon ng Estados Unidos sa Pasipiko sa pamamagitan ng pangmatagalang digmaan. Iniba ni Yamamoto ang direksyon ng kanyang atake at dito'y dinala niya ang digmaan sa mga lungsod ng Amerika. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang mga Amerikanong sundalo ay nag-aabang sa pwersa ng mga Hapon. Dahil dito, kinakailangan ni Admiral Yamamoto ng stealthy weapon para makapunta sa Estados Unidos, isang sandata na hindi mapaghihinalaan ng mga Amerikano. Ang konsepto sa paglulungsad ng aircraft mula sa isang submarine ay nabuo bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pero si Admiral Yamamoto ay may napaka-ambisyosong plano. Ito ay isang fleet submarine na may kakayahang magdala ng maramihang strike aircraft na magdulot ng takot sa mga kalaban sa pamamagitan ng paglulungsad ng mga sorpresang pag-atake at may kakayahan na lulubog sa dagat at talidaling tatakas. Ang Yamamoto's aircraft carrying submarine ay may kakayahang maglungsad ng full-size torpedo dive bombers. Ang engineer ay kailangang mag-design
ng isang catapult launching system at mekanismo na ma-recover ang mga aircraft galing sa misyon at maibalik ito sa sasakyan ng ligtas. Sa typical na World War era dive bombers ay may wingspan lamang na 12 meters, kaya ang engineer ay nag-design ng panibagong dive bombers, isang folded up na may wingspan para maipasok sa submarine hangar. Ang submarine ay may kakayahang makapagbiyahe ng libu-libong kilometro para makaabot sa dalampasigan ng Amerika at pabalik ng Japan nang hindi nagpapakarga. At ito ay isang submarine ng Japan Secret Underwater Aircraft na I-400. Ang nakakagulat sa submarine na ito, mga boss, ay ang underwater aircraft carrier na may napakalaking advantage sa kalaban at tahimik na lumalapit sa target, habang ang mga tripulante naman ay abala sa paghahanda ng mga sasakyang panghimpapawid para umatake. Ang prosesong ito ay tatagal lamang ng 30 minutes at muling lulusong ang I-400 sa ilalim ng dagat habang hinihintay makabalik ang mga bombers sa kani-kanilang misyon. Ang mga torpedo dive bombers ay dinisenyo lamang para sa I-400 submarine na fully loaded ng mga malalaking bomba at mga torpedo para sa Japan Naval Arsenal. Ang I-400 ay may nakakamanghang design na pinagsama-sama ang stealth submarine na may kakayahan sa opensiba. Ngunit ang super weapon ng Japan ay walang pagkakaiba sa larangan ng digmaan. Noong August 15, 1945, natapos ang digmaan ng halos 4 na taon. Tinapos ng mga American forces ang digmaan sa pamamagitan ng pangbobomba sa mga lungsod ng Japan. At doon, ang imperyo ng Japan ay sumuko. Unang hinarang ng mga Amerikano ang isang I-400 sa dalampasigan ng Japan 2 linggo matapos ang pag-surrender. Sa una ay hindi nila sigurado kung ano ang mga ito. Inakala ng mga Amerikano na ang I-400 ay isa lamang barkong pangkarga. Ngunit pagkaraan ng ilang araw ay natuklasan nila ang tunay na layunin at plano ng mga submarinong ito. Maraming nagsasabi na ang Yamamoto's underwater aircraft carriers ay isang nakakatawang sandata dahil sa babagal na pagproseso at paglulungsad ng mga aircraft sa kalagitnaan ng combat zone, bagay na napakadelikado sa mga tripulante. Kaya noon pa lang ay talo na ang mga Japanese sa digmaan dahil sa mabagal na pagproseso nito. Nagsimula ang plano na magbuo ng 18 I-400 submarine, ngunit 5 lamang ang nasimula nito at 3 I-400 lamang ang nakompleto na unang pumasok sa serbisyong militar noong taong 1945. Gayunpaman, itinuturing ng mga Amerikano na ang I-400 ng Japan ay isang mapanganib na sandata, lalo na kung ang mga ito ay gagamitin sa mga maling kamay. Kung kayo po ay nakaabot sa puntong ito, mga boss, maraming salamat po sa inyo. Huwag pong kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa aking channel na Loka Story. Kung meron po kayong mga question, ay inaanyayahan ko po kayong mga boss na magkomento sa comment section. Hanggang sa muli, maraming salamat po.